Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina hayatan ziyadatan fi kulli khairi wa ja'ala ilaina dinan alladzi huwa ismatu amri wassalatu wassalamu 'ala nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi nila, ang pamilya ang mga tao unang susuporta sa iyo. Pero lahat ba ng pamilya ay ganito? Paano mong kabaliktaran ng iyong inaasahan ang mangyari? Ang inaasahan mong mga tao na susuporta sa iyo ay sila pala ang taong hahadlang sa desisyon mo. Handa ka bang magsakripisyo? Makamit lamang ang iyong ninanais? Ano ang iyong pipiliin? Pamilya o pangarap? Halina't tunghayan natin ang isang kwento na ihahandog ng Madhabul Maliki patungkol sa isang batang pinanganak bilang Kristiyano ngunit nabighani sa kagandahan ng relihiyong Islam at siya rin maghahanap ng instrumento sa pagkabalik-loob ng kanyang pamilya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pinamagatang ang huling hiling. Sa isang munti at kilalang baryo ay may isang pamilyang naninirahan. Ito ay ang pamilya Alvarez. Ang tumatayong haligi ng pamilyang ito ay isang construction worker. At ang kanyang asawa ay isang labandera, kung kaya't madalas silang kapos at ramdamang karukhaan. Sila ay mayroong dalawang anak. Ang bunso, si Johanna, ay 4 na taong gulang. At ang 8 taong gulang na panganay naman ay si Isaac. Game na, pasok na kayo. Pasok na kayo. Talikod na talikod. Eh, si ano pa? Si... Gio po na. Upo ka na. Upo ka na. Upo ka na. Una po. Oo, pasok dun sa likod, sa likod. Dito ka na. Upo ka doon. Kunin mo yung mic. Yung papel ilagay mo lang doon sa gilid. Lapag mo yung papel mo doon. Lapag mo yung papel doon. Mamay. Oh, higa ka doon. Higa ka doon. Bisan mo. Dito, dito, dito. Shhh. Walang tatawa. Dawsa, huwag kang makulit. Hindi, dada niya si Mary Paran. Thank you.
Nanay, galing po kami sa madrasa. Ang gagaling po rin ang babae. Kasama ko rin po yung pagsigat ng pangret para abi. Tiga po, mama. Tiga po. Pagdating
Sige, doon natin yung pag-usapan sa sala para alam din ng mama mo. Joanna, pwede ba natin sa kwarto? Oh ano? Tatay-tay ka na lang ba dyan? Ma'am, pa, nag-desisyon na po kung magpa-convert na sa amin sa iyo. Ano? Ano? Noon, pag-aaral ng karatik yung pinipilit mo. Ngayon, tuloy mo ka na makikisa sa kanila? Ano magandang idudulot niyan, ha? Sinusubukan mo ba talagang pasensya namin, ha? Isa akin? Ay naman po talaga kasi ang pinipilit na ating lahat. Dahil si Jesus ay isa lang siyang problema. Ano magbalik Islam at talagang itatakwil ka namin ang tatay mo. Pero ma, ito lang po talaga ang gusto ko. Bastos ka ma, kinagawasan po ka namin ang mga mamay. Nandito po kanina po ang bayan na
na naman at mga pagpahinga kami. Hindi na kami agad tumirin. Alam natin, masin tayo kagad para makauwi natin tayo. Thank you.
May sakit po si Isaac. Bakit hindi ko na alam? Matagal na ito, wala nang bata pa siya. Bakit hindi niya sinabi sa akin to? Bakit hindi niyo alam? Eh minsan ba, kinabusta niyo ang anak niyo kung okay lang ba siya? Di ba hindi? Di ba hindi? Kinabusta niyo siya ay sandi? Di ba hindi niyo siya kinabusta? Gusto lamang ng inyong anak kailang magpaligis lang. Bakit hindi nyo ito napagbigyan? Bakit hindi? Meron siyang heart disease. Oy, alas kayo dyan. Ba't nalang? Ba't na kayo? Alis ka dyan, alis ka dyan. Alis ka dyan, Pet. Ako'y makita ng hingi ng tawad habang walang tigil na umiyak ang pamilya ni Isaac. Lahat ang kanyang kilawa at pagbabawal sa kanya noon ay naalala nila at pinagsisihan ng sobra-sobra. Ang kanyang mga hili noon ay hindi nila ipinagkaloob. Ngunit bilang pagbawi sa mga nagawa nila sa kanya, ay magbabalikis na sila tulad ng kanyang sinabi, ang kanyang huling hili. Ang araw na makakuha natin dito, una sa lahat, ay lagi natin tatandaan na nasa huli ang pagsisisi. At dahil na anong pagkukulang ang nagawa sa atin ng ating mga magulang, ay matuto tayong magpatawad at mahalin sila hanggang sa ating huling paghinga. Hindi sa lahat ng oras, kaya natin pilitin ang lahat ng tao, lalo na ang ating mga magulang na lumaki bilang isang Kristiyano. Ngunit kung ito'y pagsisikapan, marahil ay mapapabalik-istam mo ang mga magulang mo, katulad na lamang ng aming inihandog na tamsiniya